What's up mga kaibigan, kababayan? Ah guys, ito ulit tayo. Okay, as usual, doing my thing. Punta uli ako ng Santa Mesa, Manila. Okay, later on going to Sampaloc, Manila. Manila na rin. Katabi lang naman yan, di ba? Arigo! Arigo! Mga lubak-lubak na yan talaga. Eh, wala naman, oh, di ba? Kita nyo sa gilid. Oo nga pala, mga kaibigan. So, yun na nga, no? Base sa... base sa balita, so ECQ na naman, so ganun pa rin as usual. Yung mga 4 days lang naman daw yung ECQ, parang itataon lang din sa Holy Week ng mga Katoliko, diba? Galing nga eh, 4 days. Tingin ko wala na sa yung sa present situation kasi natin ngayon, tingin ko wala na sa ano yan. Wala na sa gobyerno, nasa mga tao na lang talaga yan. Kaya nga dapat sa tao, ano yun, nagpapalakas sila ng system na lang, di ba? Ganito, nag-exercise, ulit ang pagbabike. Ayan, nandito ako sa... going to, ano yan? Araneta Avenue uli. Okay. Ayan. Napakasarap magbike. Kanina mainit, ngayon hindi gaano na. Salamat sa Diyos. Bali nga pala mga guys. Bili ako sa Xiaomi ng ano, parang body cam. Diba mini ano, mini body cam yung para sa police. Gagamitin ko yung pang ganito lang. Parang di na ako nag-ahawak ng cellphone, di ba? Tulad ng ginagawa ko ngayon. Pagka nagbabike vlog ako, laging cellphone yung hawak-hawak ko sa kamay ko, di ba? Sarap ko ng kalaban, oh. Ayan, oh, malaya-malaya ako. Kukunti na lang ang mga sasakyan. Sakto. ECQ na bukas. Oh, ayan, dapat tayo mga bikers. Talagang ano, kahit pati sa likod, titingin ko pa rin sa likod. I-anticipate mo na. Diba? Lang ng mata mo at itenga mo, siyempre naririnig ng tenga mo na mayroong threat o banta sa likod. Kaya ganun, may bulan yata. Nadaan muna ako dito sa lubak. Ay nako, ayan o, lubik, another lubak. Hindi ganun lubak. Ay naka, so yun na, as usual tulad na lagi kong kinakwento sa inyo na magbabike, napakaganda siya sa katawan, marami siyang napakagandang benefits. Papanakas yung cardiovascular mo, itigas yung mga buto mo,
tumitigas yung muscles mo, yung thighs, tsaka legs mo, yung kinabang, tapos iwas sa diabetes, iwas sa mga cancers, kasi physical activities yun, diba? Nakakatipid ka ba? Iwas pa pollution, diba? Napakaraming benefits ng pagbabike. Maganda at mabilis ang motor, pero para sa akin bilang isang health conscious na tao, para sa akin mas maganda at satisfied at contented na ako sa bike lang. Okay, mga folding bike man yan, Japanese bike o mountain bike, basta bike ako, bike enthusiast since childhood kasi. Santo Avenue. Wala naman akong kalaban eh. Ako lang magsasabi nagbabike dito. Wala akong kalaban. Bakit ang tahimik? Tayimik dito. Ako lang mag-isa nagbabike. Okay, may mga food na cellphone dyan. Alam ko yun, nasa isip ko yun. Anticipated ko yun. Kapag nagkahawa ka ng cellphone mo sa labas, dapat nasa isip mo. Maraming nakaambang panganib, kaya dapat maging alerto lang. Huwag tatanga-tanga. Pwede minsa nagkakamali, pero as much as possible, huwag magigayin natin yung ating best. Maging alerto pa rin. Alam nyo ba mga kaibigan? Na yung palagi ang pagbabike din nakakatulong sa'yo para maano ka eh, maensayo ka, mapapractice ka, masasanay ka sa kalsada. Yun hindi na benefits nun, matututunan mo kahit hindi tinuturo sa'yo yung mga batas sa kalye. Although bike to, pwede kang minsan lumabag sa mga sa traffic regulations kasi bike ka lang naman minsan. Pero sa pagbabike lang masasanay ka talaga, kaya dapat talaga kung beginners ka pa lang at maaari yun, nakakatulong yung palagi ang pagbabike kasi nati-training ka, diba? Natututunan mo lahat ng mga batas, mga ang regulation sa kalye, yung mga bawat angulo, yung mga sitwasyon, diba? Tamang pagbawas at pagbilis ng mga pagpapatakbo ng bike, diba? Maging motor man yan, nakakatulong sa mga basic, mga beginners yun, palagi ang pagbabike. Kasi, beginners ka pa lang, tapos sumabak ka agad dito sa mga highway, sa mga avenue, sa mga kalsada. Delikado yun. Dapat, kung beginners ka pa lang, at maaari, ayun, malagi ka magbike, tapos ingat, tapos, hanggang sa makabisado mo na, di ba? Yung mga rules and regulations, at mga pasikot-sikot sa kalye. Kapag nagsisimula ka pa lang magbike, malapit ng ulan. Nakakaingal. Ayaw na putol, no? Tuloy-tuloy.
minsan napapansin nyo napuputol yung video kasi sa dami ng sasakyan, di ba? Ang hirap magaganito eh. Ngayon, siyempre, ayun o, tuloy-tuloy kasi wala akong kalaban. Nakakapag-video akong tuloy-tuloy. Nandito na ako sa ano. Saan to? Dito na ako sa kanto ng ano eh. Quezon Avenue. Okay. Ayan, waambo na ho. Pero hindi ako nag-aalala kasi medyo malapit lang naman din yung pagdideliveran ko. Okay, naka-helmet din ako. Dito ako sa Araneta Avenue. Okay. Ayan, 10 minutes na. Ay, salamat sa Diyos. Mga pagliligtas, pag-iingat. Sa atin lahat. Rodriguez Avenue. Ayan. So ganun, yun nga. Paano ka magiging hindi ko naman sinasabing professional ako, no? Pero paano ka masasanay sa pagbabike at paano ka masasanay sa kalsada para maging ibas disgrasya? Ayun lang. Payo ko. Basta pagbuti, palagi ka lang magbike. Ganun, gusto mo. Practice ka, practice. Tapos, unti-unti yun. Ikaw na makakaramdam sa sarili mo. Ikaw makakaramdam sa sarili mo. Matututunan mo rin yun. Ayun o. Tulad yan, di ba? Magagawa yun ang pag-beginners ka pa lang. Dapat talagang sanay na sanay ka na sa pagbubike talaga para maiwasan mo yung mga sakuna. Okay, ayan, malapit na ako sa New Rodriguez. Your Gold Key Central. Basta masasanay mo rin yung sarili mo talaga. Sasanay mo lang hanggang sa maging ma-perfect mo. Hindi ko sinasabing na-perfect ko na. Nagpapakumbaba akong sabihin. Although matagal na ako nagbabike, pero nagpapakumbaba ako na hindi pa ako professional. O, nagpapakumbaba ako na marami pa akong hindi alam. Kahit matagal na ako nagbabike at kahit nasanay na ako sa kalsada. Okay? Rampa. Na-enjoy nyo ba yung ating pagbabike? Mga kaibigan, ah. Ayan. Habang nagbabike, nagbablog. Sige, tuloy lang. Yun nga, siguro isa sa mga basics na gusto kong i-advise sa inyo
kadali ko, at alam ko, alam na naman nga ano to, alam na naman nung nagbabayt to, bawat liko o kanan mo, bawat kaliwa o kanan mo, huwag mong kakalimutang lumingon o tumingin pakanan o pakaliwa. Yun ang basic, yun ang tekniko. Okay, malapit na ako sa Santa Mesa. Ayun ang sikreto ron. Para ayun ang pinakasusi para ligtas ka sa mga sakuna. Lagi kang titingin pakaliwa at pakanan kada segundo yun. Huwag ka nasa highway ka, pero pag alam mong wala namang sasakyan, alam mo sa isip mo na wala namang ganyang mga mabibilis, wala kang kalaban, hindi mo kailangan lumingon. Common sense, logic. Maraming ano yan. Maraming elements na ginagamit sa pagbabay. Okay. I hope na-enjoy nyo itong aking bike ride vlog. So 16 minutes na pala. Paano i-exam ko ba yung video para hindi boring sa mga viewers? Marapit na ako sa Santa Mesa eh. Actual lang nangyayari sa kalsada. Okay, malapit na ako sa Santa Mesa. Guys, ayan na. Puputulin ko na yung video. Okay. Anyway, maraming salamat sa panonood. I hope nag-enjoy kayo sa ating vlog. Okay. Matagal ko nang ginagawa.